magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makaririnig ng mga talata mula sa sulat sa ikalawang mga taga-Korinto. Mapagpalang pakikinig po. Ikalawang Korinto 6. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos, sapkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaglulohan kita, ngayon nang panahong nararapat, ito ang araw ng pagliligtas. Iwasan nating makagawa ng anumang ipagdaramdam nino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matiyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinugupit, ibinilanggo at binugbo. Naranasan namin ang magtrabaho ng lapis at di matulog magdamag at di kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at siraan ng puri, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuturing na di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na namatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. O kung naghihirap, ngunit pinapayaman namin ng marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Mga kapatid na taga-Korinto, tapatan ng pagsasalita namin sa inyo. Ibinukas namin ang aming puso sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayong nagsara ng inyong puso sa amin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama. Kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kayo ng templo ng Diyos sa Diyos Diyosan? Hindi ba't tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat.